Ano kuya? Maano pa? Makipot yung lalim. Makipot? Pero okay na siguro. Ha? Kailangan lahat ko. Ah, ito pala yung plastic. Tatlong halublak lang yung buksyo na ito. Ha? Tatlong halublak lang? Oo, sa kurita. Okay na yun. Tatlo. Kasi kaya yung bakal natin? Gigitingin ko yung ano, yung puno dito. Yung pala natin, ba't ninyo ginagamit? Ayan o. Ito yung pinuto na kahoy eh. Kaya ko ito nito. Puputulin ko nito. Sayang, alaking puno pa naman. Sayang po kasi ito yung punong kahoy na mayroong pumutol bago kami dumating. Diyan ho nila pinutol. Eh, meron silang iniwan na pwede pa ito gawing haligi. Malaruhat. Iniwan na. Ibig sabihin nyo, malaki ho yung puno nito. Dito kami maglalagay ng kubo. Sa part na to. Yan yung ginagawang deposito. Pag nandito ho yung kubo, tapos nandun ho, simentado ho yan. Parang pinaka lobby o balkonahe. Andun ho ang view. Hindi ho namin tatanggalin itong mga punong kahoy na to. Yung CR ho, nandito na rin sa taas. Halagay na rin namin
kalapit na ang kubo. Lalagyan na lang ng PVC. PVC na lang doon. Tapos nandun yung daan. Kasi ito, may maram pang mga magagandang punong kahoy. Malalaki. Malaruhat. Yan po yung mga malaruhat, matitigas na kahoy. Mayroon po may malabayabas. Sayang po ito, nadukot sa atin. Ginawa sigurong ginamit din nila pang bahay. Yun, may mga natira hong slab. Magagamit din ho yan sa kubo, pamporma. Ang kaya ho maliit lang na change yung dinala namin. Baka ho kasi pag binisit tayo ng DNR, sabihin kami yung pumutol nito. So ito ho, malaking change talaga yung ginamit. Naabutan na lang namin, ganito na. Yan ho yung taas. Ang boundary ho natin ay ito. Yan pong may X na yan. Na puno, pataas ho dito. Tapos dun sa taas ho yung may overlooking view. Ito na ho yung kay Maximo. Yan. Ito yung part ng kay Maximo. Isang ektarya ho ang pinagbibili dito. Nasa tabi ng frontage ng National Highway. Yan, Marilac Highway. Wala rin hong title. Salin karapatan lang. Pangangalagaan lang ho natin. Ano, marami rin pong mga malalaking punong kahoy. Tapos, dun ho mamaya ibibidyo ko yung may tubig. Isang ektarya ho ito. Sumunod ho yung kay Ma'am Malakaman. Tatlong ektarya. Tapos kay Tumasa. Bali, 5 ektarya hanggang dun sa may waterfalls. Yung 3 ektarya. Kukunin po ni Sir Bernard. Yung 5 at yung 3. Sana ho ay makasundo sa presyo. Sayang ho itong puno. Unahin po muna namin yung deposito ng UCR para ho makagalaw kami ng maayos at sumunod yung kung hagdan na ating hagdan para hindi ho madulas. Ayos ano? Talas din ano? Mamahina na battery. Bumili si pare ng ano? Ah, nasaan si pare? Ha? Nandun, andyan sa box. Bili na ng ulam tsaka ng merienda. May ipit yan. Okay na, may ipit eh. Maayos din daw. Shout out. Kung pang uling, di ba? Kung mag-uuling ka. Purdos, mga pangkaltas ba? Hindi ka nagagamit ang pipe. Ito na. Kaya nga. Sa kubo. Kaya nga ni, sa online. 1-3 lang yan. Wala lang pong walang kikil kasama. May wala, kikil. Wala. Meron lang siyang talim na kasama. Yung mas mahal dyan, 3.5. Nakalaan yan. 12 inches. O, oh, nandyan. Magkano kunin ko? Ay, pambili ng ulam. Bigas, 5 kilo na. Ha? 5 kilo. Kung kasya yan eh. Saan ba bibili? Kanyata sa baba. Doon na sa ano? Grosso. Isang tray na itlog na sana. Ano mo kung magkano yan? Ang ganda ho ng view dito sa part na to.
Yan. Yan po yung Agus River. Andito po kami sa isang bahagi na mataas na bahagi na ho siya. Pero yung kubo ho, doon ay mas mataas. Mga doble. Tapos meron pang mas mataas dito naman. Pwede lagyan din ng another. Yun, inong kung sakasakali ho, ito papatagin. Malawak ko dito yung kubo. Na pwede nating ilagay. Yung CR, mamimili tayo kung sa part na to, sa likod ng kubo o sa harap. Wala akong problema sa deposito. Lalagyan na lang natin ng 1,250. Hindi, gumawa ka ng pambiling bigas. Ito mahirap o. Bigas. Tsaka magdadala daw si Dimple ng ulam eh. Ang bibili ng bigas. Magkano ba isang tray na itlog? Yun ang ating mga panganito. Bote. Oo. Magdala ang 700. Dali mo na yung ano. Ikaw na ba bibili? Oo, kaya lang din. Dali ko na ito 1,050. Sige, dali mo na yan. Tapos ano yung itlog na pula kaya? Ay, mahal lang itlog na pula. Yung mga mabilis lang maluto, iluto. Tuyo. Kumay tuyo. Tuyo tinapa. May mga sibuyas kumatis pa naman doon, di ba? Yun o. Ito yung ating gagawin ngayon. Unti-unti, matatapos to. Yung ating GoPro ay okay na. Napaayos natin. 500 pesos lang ho ang ating nagastos. Sinailubog natin sa tubig. Pero salamat. Nilagyan ko na siya ngayon ng case. Para safe na sa anuman pong pag naulanan o nabasa. Ilang po muna. Aming i-update yung mga gagawin namin dito sa ating farm. Ang gaganda ho na po ng kahoy. Ang maganda ho dito, malamig ho ang klima. Kahit yung mga bulubundukin na ganito, ay maganda pong bakasyonan. Maganda hong mag-invest. Sa ngayon po, karamihan dito, wala pa hong titulo. Pero mapoposisyonan po natin. Maganda.